Isa na namang bayan ng Pampanga ang dalalawin natin sa araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula ay narito muna ang aking mga members. Kachiko TV and Family, mega love shout out. Yan sa vlog, mega mega love shout out. Kalampang vlog, mega mega love shout out. Suporta naman natin guys. Jason Team Timan, mega love shout out to you. Mickey Miyuchi, Nikki Mia Uchi, Lynn Gabs, ang aking kapatid, mega mega love shout out. Marino Simi TV, Bossing, kumusta na? Be happy for you. Laging happy tayo dito kay Be Happy For You, Emily Peru. At ang ating super chatter this Mars, Saski P, dyan sa London, at si Lynn Gabs. Ngayon, narito, tayo ay tutungo na sa San Luis, Pampanga. Ito guys, ang mapa ng San Luis, Pampanga. Ayan, sa First District yan. Ayan, malapit na siya sa Cantaba at Santa Ana sa Bulacan. Kaya drive tayo. Let's go! History ng San Luis. Alam niyo ba guys na ang bayan ng San Luis ay dating tinawag na kabagsak o kabagsak, ang pinagsamang salita ang kabag na fruit bats at ang bagsak, dahil siguro dito ang mga fruit bats o paniki ay binabagsak yung kanilang mga pagkain, yung mga buto-buto. Alam naman natin na ang mga fruit bats ay sila din isa sa mga nagtatanim din yan, dahil kung saan sila kumakain ng mga prutas, yung mga buto ay doon din nila tinatapon yan. Kaya siguro maraming paniki noon ang lugar nito, ang San Luis, kaya tinawag na kabagsak. Pero mula noong 1734, ang parokya ng San Luis ay naitatag at tinawag itong San Luis Gonzaga Parish Church. At dito rin sa San Luis ipinanganak ang magiting makabayan, matapang tao, si Luis M. Tarup. Ayan guys, ang kanyang Luis M. Tarup Museum. Kung gusto nyo malaman ang kasaysayan ni Luis Tarup, ay kumuha kayo ng cellphone o kaya laptop, computer at i-google nyo. O kung hindi naman ay itanong nyo si Louis, si J. Tarup. Siguradong kapuhan niya yan. Ayan guys, ang monumento ni Luis Tarup dito sa rotonda ng San Luis. Ipinanganak noong 1913 at namatay noong May 4, 2005. Tagapagtanggol na mga magsasaka. At si Luis Tarup din ang isa sa mga nagtatag, hindi man ay siya ang nagtatag ng hukbalahap, hukbong bayan laban sa Hapon noong World War II. Ito naman ang simbahan ng San Luis de Gonzaga. 300 o halos o mahigit 300 taon na ang tandaan ng simbahan ito. Kaya napaka-historical din ito dito sa bayan ng San Luis. Dahil ang kanilang mga ninuno ay dito nang sasamba para sa kanilang mga pananampalataya. At ang simbahan ito din ay siyang nagsimbing, nagbuklod sa mga taga San Luis. No, nasa tabing ano lang ito guys, nasa tabing ilog ng Pampanga River, kaya pag umaapaw ang Pampanga River ay medyo may kataasan din ang tubig dito, ang baha. Sa paligid ng simbahan ay matatagpuan din natin ang pamilihang bayan, ang ibang mga establishmento ng pamahalaan, ang police station, ang kanilang bumbero. Kung makikita nyo guys, ang mga kahoy ay
napaka ano na yung mga kahoy historical. Ilang mga ninuno na mga taga San Luis ang pumasok dito at nakaapak dito. Nandito rin ang mga pari sa larawan, ang mga pari nasa paligid, nakadikit. Nagsisilbing museum na ito, nandito yung mga pari na nanunukulan mula nung maitatag ito ang simbahan. Siguro yung iba ay wala na dito, hindi ko na isa-isahin. Kung gusto niyo malaman ay puntahan niyo na lang para malaman niyo kung sino-sino ang mga nanuno dito. Ayun. Ang mga nanunukulan ng mga among ng San Luis. Ito guys, no? Napakaganda ng loob ng simbahan. Hindi lang natin alam kung natural pa rin yan o binago na. O mga original pa rin ang mga nandito sa loob. Hindi natin alam. Pero kung binago man yan, ay siguradong isya pa rin yan yung dati. No? Kung pininturahan man yan, siguradong yan pa rin ang mga makikita mo noong unang panahon. Ating mga naman ng mga taga San Luis. Yan. Kaya kung gusto niyo pumunta ay pumunta kayo dito sa Pampanga. Ito guys, yung hagdanan, no. Ilang kastila ng pari o mga ilang tao na kaya ang dumaan dito, no? Isipin mo 17th century itong simbahan na to. Pagitan ng 17th century at 18th century, kasi 300 taon na ito eh. So hindi alam talaga kung kailan ito na itatag, pero siguro mga bago matapos ang 17th century, baka nasa kalagitnaan ng 17th century, kasi makikita mo talaga. Ito guys ay police station. Ayan, nandiyan yan, bombero station din. Ito yung pinaka bayan ng San Luis. Ang gilid niyan ay Pampanga River. Ayan. Ayan. Tahimik ang lugar dahil siguro hapon naman eh. At saka pandemic. Pero at bago tayo magtapos ay mag-shout out muna tayo sa ating mga kaibigan, no? Si Kachiko TV diyan sa Canada na naligo sa yelo. Si Ragno Updates diyan sa Dubai. Pamela Mitchell sa Australia. Grace B. Otley sa Australia. Osney Maria Takamura diyan sa Japan. OFW family in Japan, si Island Girl at si Pamela Mitchell. Ay, Pamela Mitchell, tapos na pala. Si Mama Vic dyan sa Canada. Si Bill Machu, yan ang ating mga kaibigan. Si Saski P diyan sa London, si Banzo GM. At sa mga viewers na hindi natin nakikita, mega mega love shout out sa inyo, at sana ay patuloy pa rin yung suportahan ng aking channel. Ito guys ang plaza para tayo ay makapagpasa, makapasyal din. May pasyal ko kayo sa San Luis, no? Si Ron San Pam TV dyan sa Canada. Si Lakad ni Kuya Wendell Moralda dyan sa Bukidnon. Ben Gams dyan sa Hong Kong. Marie Gams dyan sa Lebanon. Muriel Farah, ayan ang ating mga kaibigan. Anton Capo Vlog. Sixto Paga Vlogs dyan sa Qatar. Doc June Channel dyan sa Qatar. At marami pang iba.
Kaya kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe na. Okay? Kung hindi pa kayo nakapagpalipad, ay magpalipad na. Maraming salamat. Sometimes I lay under the moon and I thank God.